kami kabutian sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatakmasa. Happy Healing Morning mga kapatid, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 7 na po at muli tayo magsasama-sama sa isang oras na kwentuhan na puno ng impormasyon tungkol po sa natural na paraan ng gamutan dito sa kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Binabati po natin ang mga nanonood sa ating mga masisipag na naghahanap buhay kahit araw ng Linggo. Andyan po ang mga security guard on duty, nagising magdamag. Ganun din po ang ating mga viewers na call center agents na baligtad ang araw at gabi. Yung mga drivers, mga police, vendors, mga doktor, bombero at marami pa pong iba. Mabuhay po kayo sa inyong pagsisikap at sana po ay manatili kayong happy at healthy sa inyong mga napiling propesyon. Siyempre, kabilang din po sa mga dakilang manggagawang Pilipino ang ating mga magsasaka. Ayon po sa statistics ng World Bank noong 2017, ay 27% po ng ating workforce ay mga magsasaka. Wala rin po silang pinipiling araw ng trabaho. Walang day off, walang leave, dahil hindi po pwedeng pabayaan ang mga pananim at ang mga alagang hayop. Kung sa tingin po ng iba sa atin ay maaga na ang alas 7 ng umaga, ay nako, tanghali na po yan, no? Para sa kanila, alas 3 pa lamang po ng umaga o alas 4 ng umaga, nasa bukid na po sila at nakalubog na ang mga paa. Kain lang po ang tanging pahinga. Iyan ang buhay ni Marlito Johnny Salvador, isang magsasaka sa bayan po ng Pinili, San Jose, Nueva Ecija. Alas 4 ng umaga kung bumangon at alas 11 po ng gabi kung matulog araw-araw. Pangatlo po siya sa 9 na magkakapatid at umaasa lamang sa pagsasaka para mabuhay. Nang makaranas po siya ng matinding pananakit ng binte at pamamanhid sa mga daliri ng paa, natigil po siya sa kanyang trabaho. Tunghayan po natin ang kanyang kwento. Ako po si Marlito Salvador, nakatira sa Binabuyan, Pinili, San Jose City, Nueva Ecija. 48 years old. Isa pong magsasaka. Nakaranas po ng sciatica. Nagsimula po yun sa pananakit lang ng balakang. Tapos pumunta na po sa daliri ng paa na manhid hanggang sa sumakit na po yung binti ko ng matindi. Hindi na po ako makagawa ng maayos. Yung mga dati kong gawa, hindi ko na magawa. Hindi ko na rin maalagaan yung mga alaga kong hayop, kaya napilitan po akong ipagbili. Yung sakit kong sciatica, naging negatibo po yung pananaw ko sa buhay. Parang pakiramdam ko, hindi na gagaling. Sciatica ang findings ng doktor sa kaso po ni Johnny. Ang karaniwang description po dito ay parang may naiipit na ugat kapag sumasakit. Ang sciatic nerve ng katawan ang naaapektuhan po kapag may sciatica. Ito ay ang pinakamalaking single nerve sa buong katawan na tumatawid po mula sa lower back, pababa sa balakang, sa puwitan at sa likod ng magkabilang hita, binti at mga paa.
Dito po dumadaan ang nerve impulses mula sa brain para po mapagalaw at makaramdam ang mga malalaking muscles sa hita, binti at paa. Kapag naipit ang sciatic nerve, bumabagal po ang responses nito dahil nahaharang ang koneksyon mula sa brain at nakakaramdam po ng sakit o pamamanhid ang pasyente. Ang sciatica ay isang uri ng kondisyon ng nervous system. Kadalasang nagkakaroon ito ng pain kapag naiipit o napipisil. Ito ay karaniwang nararanasan sa edad na 20 hanggang 60 years old. Ang pagkakaroon ng sciatica ay kadalasang dulot ng herniated o slipped disc. Itong pagkawala sa pwesto ng mga disc na nagdudugtong sa mga buto ng spine na tumatama sa sciatic nerve. Sa pasyenteng may edad na 60 pataas, kadalasang dulot ito ng degeneration ng mga buto sa spine at panghihina ng mga ugat dahil sa katandaan. Maliban sa edad, maaari ding matrigger ng obesity o mabigat na timbang pagkakaroon ng sciatica. Gayun din ang mga trabahong may kasamang pagbubuhat ng mabibigat, matagalang pagyuko o pag-upo, at iba pang gawaing nagbibigay ng matinding puwersa sa likod. Gayun din ang mga may sakit na diabetes na nagpapahina ng mga ugat sa katawan. Ilan sa mga komplikasyong dulot ng sciatica ay ang kawalan ng pakiramdam at panghihina ng apektadong paa at ang kahirapan sa pagkontrol ng pagdumi at pag-ihi. Ang mga nerves po sa ating katawan ay nahahati sa dalawang uri. Ang isa ay ang tinatawag na afferent at ang isa ay ang efferent. Ang afferent nerves ay sensory nerves o may kinalaman sa senses gaya po ng vision, hearing, smell, sense of touch, at sense of taste. Ang efferent nerves ay motor nerves na nagpapagalaw po ng mga bahagi ng ating katawan gaya ng mga nakakonekta po sa ating muscles. Ang sciatic nerve ay mixed function nerve. Ibig sabihin po, may parehas na sensory at motor functions ito. Kaya't kapag naaapektuhan, nawawala ng pakiramdam at hindi rin natin maigalaw ang mga apektadong bahagi ng katawan. Mahalaga pong alagaan ang kalusugan ng nerves para maiwasan ang sciatica. Kaya't isang vitamin B rich recipe ang ibabahagi ni Chef Jeremy sa atin ngayong umaga. Happy healing morning, Chef! Happy healing morning, Doktora! And happy healing morning po sa inyong lahat. Isang masayang prescription ang ihahatid natin ngayon para goodbye sciatica na ang kapatid nating magsasaka. Ang recipe natin ngayon ay isang tribute para sa lahat ng mga magsasakang gaya ni Mang Johnny na maghapong nakayuko sa bukid at nagtatrabaho. Ito ay tatawagin nating hype beef. Ipapausin natin ang beef recipe na ito sa mga lodi nating magsasaka kagaya ni Mang Johnny. Mayaman ito sa iron, protein, calcium at higit sa lahat, hydrating pa. Di ba, Doc? Ang saya-saya pag walang sciatica. Oh, di ba? Tama ka dyan, Chef. Siyempre naman. Ang sakit yata noon, no? At pasasayahin natin talaga ang ating mga manonood ngayong umaga. Paano nga ba maiiwasan ang sciatica at paano natin patitibayin ang ating mga likod at mga buto? Abangan nyo po ang lahat ng yan sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Year 3. Year 3. Saya 3. Tanong ko lang po, ano po kaya pwedeng igamot sa paa kong kumikirot hanggang malapit sa may singit? Tapos hirap po akong ilakad kasi maigalaw ko lang po yung paa ko, sumasakit na siya. Problema sa makirot at hindi mailakad na paa? Sasagutin ni Doktora sa Healing Galing sa TV, Year 3.